Bayad kagad kami, ang laki ng binayaran namin. Kaya pinag-aralan nila kung baka noon tax, bayad agad kami. Ngayon, ito na naman ang iba. May isa pa, nasabi ko na ako sa interview ko, nabalitaan namin na kailangan ng gobyerno ng pera. Ang Congress, naghahanap na kung ano-ano ng tax. Nasilip nila itong online na sabong. Yun ang maganda ron. Eh, kasi kami, hindi naman kami iilag sa gastos dahil pinamimigay na nga namin yung pera. Naisipan ng Congress dahil doon sa attorney kay Attorney Carol Cruz, no? Na pinag-aaralan na ron ng Congress kung magkano ang tax, kung paano ang gagawin. Tinanong ako kung paano. So, at least nagka-idea sila na more or less daw doon sa 5% sa gross gaming revenue, magkano ang, since ako ang consultant ng gaming, sabi ko, I think minimum of 1 billion a year up to 3 or 4 billion. So, tinira na nila. So, sa ngayon, since ang sabong nga, na local government ang may hawak, tapos sa gabang nagre-regulate, saka BIR, yun ang lumabas na pinasa nila. Ang alam ko, nasa Senate na, by next year yata, pag na-aprobahan ng Senate, kay Presidente na. At least para lahat ng gustong gumawa nito, magbayad na ng tax. Lahat na, di ba? Wala na pilihan. Wala na may exclusivity to eh. Alam niyo, boss, no, that is something na all sabongeros have been crying for the past 50 years. Inclusion. Yung last kasi na batas na regulated sabong, supanol pa ni Marcos. At napaka-general lang, basta we divulge the operations to the local government. Tayong mga sabongero naman, nakikita nila, may konting halaga naman yung manok natin, tumataya din tayo kahit papano, kaya naisip nyo na we can also make the government earn. Nakita ko yung ibang mga studies, a minimum of 13 billion a year of taxes can be brought by the online operations that you are doing. So, pinapalakpakan namin yung effort sa wakas. Recognize na tayo ng gobyerno. Hindi lang yan, Habig.